Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Ngayon, kwentuhan session, tanungang portion, plus may i-share ako sa inyong lahat. Hindi ko lalang kung kita sa camera. Nakita. Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman, no? Asan yung iPad? Dito. Yung puti. Tsaka yung isa. Okay mga ka-airsoft. Kwentuhan session tayo. Tanungang portion, no? Plus, kahapon, di ba, nakita nyo yung unit ni Congressman, no, yung Desert Eagle, nakapili na siya. Tapos, may mga nagtatanong, ano ba yung tinatawag na collection of the Desert Eagle? Yung, ano ba lahat yung meron, no, yung Desert Eagle? Kasi, dito lang kayo makakakita niya, no, wala naman kayo makikitang ganitong unit sa iba, no, na merong collection of Desert Eagle, no? Ano raw ba yun? Ano yun, no, yung mga collections na yun? Yan ang malalaman, yan ang makikita nyo today. Okay, no? Actually, ganito guys, no, mga ka-airsoft, no? Hindi naman sa lingid sa kalaman nyo, ni-raid kasi kami, no? Ni-raid kami ng mga tiwaling pulis at saka pinatrabaho kami ng mga kalaban natin sa negosyo, no? Hindi ko na sila papangalanan, pero isa dati yan sa pinakamalaki sa negosyo ng airsoft, no? Pina-raid kami, pinatrabaho kami, no? Pinabagsak, in short, no? Pero kita nyo naman, nakabaka ng big man. Sa tulong nyo na rin, no? Kaya ngayon, nandito tayo sa harapan, no? Ngayon, yung collection ko, mga collection ko, rifles, Desert Eagle, mulat sa pool kasi yan ang collection ko. Lahat yung kinuha, ninakaw nila, no? So, wala na kami nabawi doon. Nasa kanila na talaga yon, no? Pasensya na kung gabi ko nga pala diniliver to, no? Kasi medyo kulang na sa oras, no? Kasi kanina may mga nag-walk-in, pero hindi ko rin na-live na, no? Kasi due to weak connection kanina, medyo hindi maganda ang weather dito sa amin. Yun nga, ano, nagkaroon tayo ng weak connection, no? Okay, mga ka-airsoft, no? Nakikita nyo naman. Grabe, no? Masaya lang ako kasi unti-unti na ibabalik ko na yung collections ko na ninakaw sa akin, no? Parang may kulang kasi sa akin, no? Parang may kulang kahit meron tayong airsoft shop, may kulang sa akin nung nawala yung collections ko, no? Ngayon, malapit ko na siyang mabuo ulit, no? Okay, bali ito, ang nakikita nyo rito is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Actually, ang collections of Desert Eagle is, kung hindi ako nagkakamali, is 12. Tama ba?
10, 11, 12. Siguro 12 to 15, no? Kasi meron pa ako nakita yung poker edition na eh. Madami pa. Oo, yun. So, medyo marami pa tayong... alam mo yun, mabubunuin, no? Pero, slowly, dahan-dahan, mabubuno rin natin yun, okay? Ngayon, syempre, habang sineshare ko sa inyo yung collections of Desert Eagle, sasagutin natin yung, iidadaos natin yung kwentuhan portion, kwentuhan session, tanungan portion. Lahat ng gumugulo, lahat ng tanong ninyo regarding sa airsoft, sasagutin natin yan, okay? Sasagutin natin on the spot. Pipilitin kong masagot, maipakita sa inyo on the spot, no? 12 pa. Ha? 12. Yung iba dyan, wala naman kasi talaga yan. Wala naman daw kasi, sabi ni, ano, supplier, wala naman daw nilabas na stripes na gold. Pero tayo, meron tayong stripes na gold. Meron nilabas sa tunay. Sa airsoft, wala. Nakabase lang tayo talaga kay Cybergun. Yung nilabas lang ni Cybergun. O, yun. Pero ito kasi, ito mga, ang nakikater kasi, ito mga nasa harapan nyo is fully licensed na Cybergun. Meron iba, kaya lang ayaw kong kumuha ng hindi Cybergun. Di ba? Mas maganda yung Cybergun kasi, bakit Cybergun? Sila kasi mga kay airsoft, yung naglabas, bukod tangi na naglabas ng Desert Eagle na fully licensed. Pag sinabing fully licensed, ano ba yung fully licensed? Ibig sabihin, mga ka-airsoft, 1:1 replica siya ng tunay. Ibig sabihin, kung ako yung may-ari ng Cybergun, binigyan ko ng karapatan si Shane na anak ko na ano na gayahin, kopyahin, 1:1 yung Desert Eagle. Yan. Yan yung fully licensed. Kumbaga, lisensyado sila na mag-manufacture, gumawa nung eksaktong 1:1 replica ng Desert Eagle. Yon. Kaya ganun, no? Okay, mga ka-airsoft, mga tanong, bato ng mga tanong, no? Sagutin natin mga tanong. Good evening, Sir Alan Villaris. Shout out po, Shun Archer Ariejo, no? Okay? Good PM, asking lang po, rifle unit ko po. Asking price sa rifle unit. Boss, baka ma-i-block kita ngayon, no? Kasi hindi naman to, ano eh, hindi naman to okay-okay, no? Alam nyo naman na hindi tamang, lukas ako na nga shades ko ng Oakley, yung clear. Nandiyan yata sa kabila. Hindi naman tamang magtanong ng price dito, no? Meron tayong dinidiscuss na blog, no? Meron tayong dinidiscuss na topic. Para sagutin ko yung tanong mo, ng inquiry mo, hindi ko gagawin yon, no? Isa pa, boss, mabablock ka na. Ah, okay. Yun lang, ha? Wag po tayo magtanong ng presyo, ha? Wag po tayo magtanong kasi hindi po proper yon. Meron po tayong ididiscuss na unit, okay? Ayan pa oh, yung JM Guelas na yan, no? Good PM, Dan Philip Garcia, wag mo na iyan yan, wag mo na, hayaan mo na. Dan Philip Garcia, hello po, no? Good, hindi ko na lang sila papapansinin, no? Hayaan na lang natin magsasalita dyan yung mga tao na hindi marunong makaintindi ng vlog, no? Okay, sir, nag-reply po ako sa isang page yung good vibes. Nag-reply po ako sa... Baka nag-chat. Okay, waiting na lang po sa reply. Ah, okay. Siguro nag-chat, no? Hindi kasi ako yung nagre-reply sa page, no? Pagpasensyahan nyo na, meron tayong mga designated na tao na nagre-reply sa page. Hindi ako yung nagre-reply dyan. So, hindi ko rin mababasa yan, boss, no? Tignan natin kung maalala natin, no? Okay. Ngayon, yun. Yung mga nagtatanong ng ano, ha, ng how much, magkano... Deadma kayo, boss, no? Deadma kayo. Ulitin nyo pa, black kayo, no? Okay, ganda ng units, boss. Big man, yes. Good evening, Chopilo Garcia, no? Magkano po dyan? Pa-shoutout, Juris, Nova Gutierrez, Alexander Wilhelm Bicomong, follow page. Good evening, sir. Kau, Pinang-an, no?
Sorry po, boss. Rayan Kabinatan. Sige, sir. Okay lang, no? Ayan, may na-block na. Tatlo na na-block, ha? Tanong pa kayo ng presyo. Tanong pa. Gandang gabi, boss. Big man, ingat lagi sa biyahe. Thank you, sir. Pogi ni Boss Lucas, ha? Okay. Pa-shoutout from Copy sa Bernan Ilagan de Ocampo. Okay, guys. No, ngayon, simulan natin to pero ikakat-kat ko dahil nga doon sa mga tanong. Yung mga tanong, pa-ready, ha? Okay. Okay, una sa lahat, no, yung pinakamura sa Desert Eagle, yung pinakamababa sa Desert Eagle. Pero ano, ha, huwag kayong mag-ano, lahat ng Desert Eagle, malalakas talaga. It's just that merong mura, merong mahal, depende sa availability at saka depende sa klase. Sa klase niya, no? Unang-una, syempre lagi naman, di ba, yung Black Series na Desert Eagle, okay? Yan. Kung makikita nyo, Black Series siya, plain. Pero ang ganda pa rin niya, di ba? Black Series. O, yan. Yung Black Series, ha? Plain siya, wala siyang tactical rail sa baba. Pero ang FPS nito is kulang-kulang 500. Using 12kg yan, ha? What more kung gagamit tayo ng 14kg? Siyempre, mas malakas. Okay. Ang nakikita nyo ngayon na hawak ko ay yung Black na Desert Eagle. Okay? Pangalawa, ano ba yung sumunod kay Black? Wala tayong sayang, wala pa kasi yung stand ko nito. Pero ano, bigyan mo nga ako ng stand. Oh, yung clear natin, yung kay Mau. May nagtatanong sa comment. Pero, sige. Sabi niya, kahit pa hindi mo ka sa boss puputok yung pistol, kahit anong klase, tanong lang. Meron kasi ang kakilala kahit hindi mo ka sa puputok siya. Hindi po. Opo, hindi normal yon. Baka meron ng defect yon bossing, no? Baka merong defect. Pero depende rin sa unit. Kasi alam mo yung MK1? Hindi kinakasa yun, di ba? Yung sniper na hanger? Di ba? Oh, ganito, no? Hindi ko alam kasi kung ano yung tinatanong mo, boss. Kung yung ban tinatanong mo is... Ano ba to? Airsoft ba? Na ano ba? Gas type or electric type, no? Kasi kung yung tinatanong mo, electric type, yes, hindi na kailangang ikasa pag electric type, no? Kinakasa lang talaga is yung mga blowback type, yung mga mostly gumagamit ng gas. Pero pag electric type, hindi mo na kailangang ikasa. Pag naglagay ka ng bala, dire-diretso na po yun na magpa-fire, no? Akin na nga to, Gil. Nadaga na, no? Okay, no? Hindi na siya, yun na, hindi na siya kinakasa. Okay? Yan. Dito tayo. Sabihin mo sa kanya, wag na. Grabe, ang daming Desert Eagle dito. Eh, ang bibigat nito. Yan. Ha? Oo nga eh. Okay. Yan, para nakikita nyo, no? Lapit mo pang konti yung camera, Lucas. Konti lang. Okay, tama na. Yan, okay. Ang nakikita nyo ngayon dito is a Desert Eagle Black Series. Okay. Ngayon, yan yung pinakamura sa pamilya, sa larangan ng Desert Eagle. Siya yung pinakamura, no? Kasi siya yung Black Series. Plain and simple. Okay. Ano ba yung susunod kay Black? Ang gas type daw pa, sabi niya. Ha? Gas type. Gas type. May problema yon, boss, pag ganon. Siguro, basta may problema yon. Hindi normal yon para sa isang gas blowback, no? Lahat ng gas blowback halos, lahat kinakasa. Okay, ang susunod natin is the silver edition, no? Yan. Silver, black, then silver. Yan, yan ang susunod natin, no? Kumbaga ano yan eh, parang bronze,
silver and gold, 'di ba? Gold yung pinakamatindi, no? Yeah, nakikita nyo, Desert Eagle na silver edition, wala pa rin siyang tulad nung black natin. Okay. Wala pa rin siyang rail sa baba. Yan, yan yung mga iba't ibang klase, ha. Black, black and silver. Okay. Ngayon, ano ba yung pinakamahal dyan? Sa series na yan. Siyempre, the gold. Ah, di ba? Yan. Siyempre, yung gold na. Siya na yung pinakamahal dito sa variant na to, na Desert Eagle Original. Siya yung pinaka-title holder. Siya yung pinakamahal sa Desert Eagle na original. Ah, okay. Pero siyempre, gumagalaw din eh. Gumagalaw din. Yun nga, tulad nga ng dinidiscuss ko kanina kay Shane, merong mga unit na talagang nilabas lang pang real steel at wala pa silang nilalabas sa airsoft na ganun, no? Okay, tabi muna natin to kasi ipapakita ko na sa inyo yung, yun nga, yung nakita nyo kay Congressman, no? Okay, tabi muna natin. Okay, syempre meron tayong black, silver, and gold. Meron rin tayong black, silver, and gold sa Stripes Edition. Yeah. Kita nyo? Oh, sorry. Wala pa palang gold na nilabas sa Stripes Edition, no? Tiger Edition pala. Ayan, okay? Yan, kung makikita nyo, diba? Yan siya. Yung black niya is ito, diba? Ayan, no? Yan, okay? Yan. Nasaan yung mga tanong? Ito. Oo, i-ano mo na, itanong mo na, i-interrupt mo na ako. Ayan, okay. Yan, ha? Man, bala ko po bumili ng rifle pero naguguluhan po ako kung di gas o di button. Balak bumiling rifle. Boss, kung balak mo bumili ng rifle, alamin mo muna kung para saan mo gagamitin yung rifle. Diba? Maglalaro ka ba? Or collect-collect ka ba? Yan yan eh. Ganun yan eh. Iko-collect mo ba or maglalaro ka ba? Kung maglalaro ka, ibang yung rifle na yon. Kung magko-collect ka, iba rin yung rifle na yon. Kung pambahay lang, iba rin yung rifle na yon, no? Bakit? Papaliwanag natin yan, no? Ganito. Kung maglalaro ka, number one, lagi kong sinasabi, kung maglalaro ka, mostly, ang mga rifle na ginagamit na panglaro, ano? Merong requirements lang. Diba? Mostly, masarap laruan, 380 to 400. Yan, yan ang mga requirement. Pero, merong mga game site na 400 to 450 FPS. O, yun. Mas malalakas na, diba? Ngayon, merong mga game site na 450 up to 500 FPS. Oh, 'di ba? Mas malakas na ngayon 'yon. Ganito. Kung maglalaro ka, you need to have a unit na adjustable na nabababa yung FPS na itataas. Or the other way around, you need to have a lot of rifle. 'Yon, 'di ba? Meron kang 400 FPS, meron kang 420, meron kang 450, meron kang 500. O yun. Kumapera ka, di ba? Eh, pero kung sakto-sakto ka lang naman, syempre, adjustable. Okay? Ganito. Kung maglalaro ka, go for the AEG. Mas the best ang AEG sa panglaro. Okay? Ngayon, kung hindi ka naman maglalaro, pambahay lang, gusto mo fling-fling lang, gusto mo realistic, go for the gas blowback rifle. Okay. Pwedeng-pwede yan. Number one yan. Kumbaga, talagang ramdam na ramdam mo dahil may mga recoil. Di ba? Pero, yun nga lang, pag gas blowback rifle ka, mostly ang gas blowback rifle, up to 400 FPS lang. Ngayon, talo ka, mabubuli ka nun na kay AEG. Di ba? Kasi,
ang bawat magazine ng isang AEG is, sabi na natin, 300 rounds. While ang magazine ng isang hindi naman AEG, GBBR, 30 rounds. Paano ka tatayo dun sa 300 rounds versus 30 rounds? Diba? Hindi ka makakabangon dun. Kumbaga, hindi mo kayang harapin yun, no? Maliban na lang kung bibili ka ng 10 magazine. Kasi, yung 10 magazine mo, lalagay mo rito lahat yun. 10. Katumbas yun ng isang magazine lang ng AEG. Diba? Kasi, 30 rounds lang ang laman ng isang magazine ng ano eh. Diba? Ng GBBR. Eh, yung sa AEG, 300. You need to have 10. Diba? Eh, paano kung nagtatlong magazine si ano? Si AEG. Ibig bang sabihin nun, para matapatan mo, ang magazine mo, 30. Come to think of it. No? I'm not against sa GBBR, kaya lang, merong special si GBBR na wala si AEG. Meron ding special si AEG na wala si GBBR. Ganun yan, no? Sorry dun sa mga GBBR lover, but wala akong intention na basagin yung trick nyo, pero yun lang ang totoo. Realidad, sinasabi ko lang, no? For me, ha, on my own opinion, mas effective yung AEG pagdating sa game. Kasi nga, yun nga, maraming pyesa, then at the same time, fully adjustable. Okay? Oh, saan ako tumigil kanina? Diba sa black? Yan, sa black. Meron din tayong silver. Yun. Okay. Yung plain silver, ito siya, diba? Plain silver. This is the Tiger Edition silver. Oh, yan, diba? Yan. Nakakatuwa lang, kaya ko lang shinare to, no? Kasi nalilito yung iba eh. Kasi parang meron rin mga gustong mag-collect, no? Para lang meron kayong idea kung ano yung dapat nyong i-collect. Ah, di ba? Kung saan nyo dapat simulan, no? Hard to find to. Silver na Tiger at saka itong black. Very hard to find, no? Hindi kayo normally makakakita nito, no? Dito lang sa Big Man. Okay. Sige, tanong. Big Man, sa lahat ng nahawakan mong Desert Eagle, anong FPS ang pinakamataas na chrono mo? 550. No? Sa Desert Eagle, nakapag-fire na ako ng 550 FPS using 0.20 grams na BBs. 550. Just imagine, napakalakas nun, no? Sa isang Desert Eagle. Nahawakan na natin yun, na-fire ko na yun, at na-ibenta na natin yun, no? Kasi, siyempre, hindi naman pare-parehas nga, di ba? Ang ano, ang Desert Eagle, no? Okay, let's proceed. Wala pala tayong L6 na black, no? Wala pa. Okay. Just imagine, mga ka-airsoft, no, yung black na L6, yun pang nawala ako, nawalan sa akin, no? Yung kasi yung, pag sinabing L6, tactical na siya. Meron siyang rail sa baba, meron din siyang rail sa taas. Kung gusto mo siyang lagyan, let's say, ng mga scope, pwede. Pwede rin sa baba, tulad ng mga flashlight, tulad ng mga laser pointer, yun, pwedeng-pwede, no? Merong black nito, kaya lang wala pa ako, no? Ewan ko ba't wala ako nun, pero wala talaga eh. Di ba? Wala ako nung black na yun, no? So, jump tayo dito sa silver. Okay, may silver, at saka syempre, merong gold. Ayan, ha, di ba? Makikita nyo yung gold na yan. Yung kaninang gold na pinakita ko, ito, yan ang pagkakaiba. The original and the go na the tactical. O, di ba? Yan ang pagkakaiba. Di ba? Ito, original, ito, tactical. O, yan, may rail siya sa baba. While this one, wala. Kasi ito nga yung original. Okay? Yan. Ngayon, dako tayo. Okay. Dako tayo ngayon dun sa mas mataas na version. May silver tayo, meron tayong gold, meron tayong Deadpool. The Deadpool series. Ah!
Guwapo, di ba? Oh, shout out! Sir Ed Lim, naka-reserve sa kanya, isang Deadpool, tama? Shout out ko, Sir Ed Lim. Biyahing south po tayo sa Sabado, okay? Makikita nyo ang isang client natin kung gaano ka-addict. Dalawang rifle, tatlong pistol ang kinuha, puro high-end. Okay, The Desert Eagle Deadpool Edition, okay? Makikita nyo yan, napakaganda, very limited, no? Minsan, kumbaga, sabi nga, di ba, John Wick Limited? Deadpool Limited. Napakaganda niyan, di ba? Ang laki, oh, tingnan nyo. Okay, this is the ordinary 1911. Oh, tingnan nyo naman kung gaano siya kalaki, kung gaano kahalimaw, di ba? Oh. Oh, yan siya sa side, oh. Oh, yan, ganyan siya. Kaya expected nyo na napakalakas talaga ng Desert Eagle, no? Ang pinakamahinang Desert Eagle na nahawakan ko is 450 FPS. Yun na yung pinakamahina. May nagpo-480, may nagpo-490, may nagpa-500, 510 hanggang 550. 550 FPS, yun ang pinakamalakas sa Desert Eagle. Okay? Okay, yan. Ngayon, ito na. Meron pa ba na next dyan, Big Man? Yes, meron pa. No? Meron pa nga. Actually, yun, wala pa rin ako nun. Wala pa rin. No? Meron two-tone. Two-tone, black and gold. Ah! Then, meron ding two-tone, silver and gold. Lucas, sabi ko sa'yo, ipag-assemble mo ko nung yung stand na galing kay Mau. Pag-assemble mo ko para maitayo natin dito, para maipictorial din natin. Okay? Ah? Oh, sige, tanong mo na. Question. Big Man, kaya ba ng bata ang Desert Eagle? Bibili kasi ako para magamit din sana ng anak. Kung gusto kong bumenta, sabihin ko, oo. Pero ang totoo, hindi. Because of the recoil, because of the sa weight ng Desert Eagle, no? Panglalaki talaga siya. Actually, ang babae mahihirapan eh. Mahihirapan ng babae. Panglalaking siya, lalaki na merong matinding grip, no? Lalaki na merong matinding tolerance pagdating sa weight, no? Kasi ang forma ng Desert Eagle, pag magfa-fire ka, ganyan. Okay? So nakahang ka, 'di ba? Ngayon, 30 rounds ang laman ng Desert Eagle, eh. 'Di ba? Ngayon, habang nagpa-fire ka, mangangawit. Kailangan malakas ang braso mo. Kung babae or bata, ang mangyayari, nakaganon, nakayuko yan. Ang gagawin nila, para maitaas nila yan, liliyad sila ng ganon. Diba? Kasi, ang bigat na nito eh. Ang liliyad sila, ganon. Oh, pangit naman, diba? So, huwag natin ipilit yung Desert Eagle para sa mga bata. Kung tatanungin mo sa ibang shop, hindi naman. Yan ba yun? Hindi. Oh, pero iba-iba, oh. Hindi, okay yan. Ay, sa magazine. Hindi, wag yun. Okay yan. Kaya lang iba-iba. Merong ganyan. Ito na. Merong pang tamad. Tinamad, kaya ano, ayun, di ba? Ayun. Yun na yung tanong, hindi siya pwede sa bata. Tapatan tayo, no? Hindi ko na papaliguy-liguyin pa, mahirap siya para sa bata, no? Ilan ba pang ito? O, iayos mo lahat dito, yan, para makita nila, yan. Dali lang ba? Oh. Sige, lahat ng ano muna, L6, o yan, di ba? Okay, then Deadpool. Okay. Ayan. Silver. Ito yung silver. Okay, yan. Okay. Sa palo. Oh. Ayan. Dito naman sa kabila. Ito
kunin mo muna ito, Lucas. Okay. Yan, ano naman yan? Gold muna. Gold. Tingi pa. Oh, pag to. Iba eh. Iba yung height eh. Oh, sige, pwede na. Iba pa. Tsaka ito, ang dalawa. Yan. Para makita nyo, makita nyo nakahilera. Antayin nyo lang, no? Wala na bang tanong? Color lang ba, idol, ang pinagkaiba sa FPS pare-parehas? Bibilhin po kasi ako. Bibili raw siya, no? Yes, okay. Color lang ang pinagkaiba, no? At saka model, no? Kasi meron na akong tinasabi na original. Kung makikita mo, mamaya i-replay mo, wala siyang mga rail. Kung mapapansin mo to, may rail. Usog mong konti yung camera rito. Igit namin Desert Eagle. Yan, no? Yan. Kung mapapansin mo to, wala tong mga rail sa ibaba at saka sa taas. Ito meron, no? Yan. Depende kung ano yung fit yung budget mo dyan, kung saan fit yung kung saan yung trip mo. Diba? Ayan, gano'n, no? Okay, yan. Yan, kulang pa nga yan eh. Sa totoo lang, 4, 6, 8, 8. Ay, yun pa, isa pa. Isa pa. Isa. Yan, dito, oh. Yan. Okay. 2, 4, 6, 8, 9. 9 Desert Eagle, no? Actually, I was dreaming of ma-achieve ko yung 10. 10 pieces. Na ay ano 10 po tuloy 12 no 12 na Desert Eagle yun man lang makolekt ko no yung iba kasi mga ano eh mga very hard to find na talaga like yung gold no gold na stripes yun nga ang sabi kasi sa ng supplier ko wala raw nilabas pa sa Ersop noon kasi yung nilabas noon sa tunay na Desert Eagle eh halos kalalabas pa lang ng parang kung di ako nagkakamali 2020. So wala pa nga naman sa airsoft noon. Pero siguro malay nyo soon magkakaroon, di ba? Tatanong. Okay. Anong BB grams po pwede gamitin sa Desert Eagle para mag 400 to 450 FPS po? 0.20 lang. 0.20 lang talaga ang unit of measurement na ginagamit. Hindi ka pwede mag-chrono ng 0.23, hindi ka pwede mag-chrono ng 0.25. Lagi, pag susukatin mo kung gano'ng kalakas yung unit mo, 0.20 ka lang. Okay? Yeah. Sige. May nagtatanong pa pa. Ah. Big man, ano pong difference ng CZ Shadow 2 sa SRC Premium exempt sa pagiging premium nila? Pareha silang premium, mas mura si SRC, mas mahal si Shadow. Okay. Okay. Ano po mas maganda, T-Rex or Beretta? Sabi ni June Asun Archer. Mas maganda ang Beretta, ang T-Rex to pakin. Merong sumpong, merong glitch, maraming problema ang T-Rex, no? Minsan madalas hindi nag-o-open slide. Sino yung mga biktima diyan? Magtumaas na lang kamay, no? Kung tatanungin mo ako, mas okay para sa akin si Beretta. Gaano kabigat Desert Eagle? Hindi ko matantya, pero na around na kulang-kulang 2 kilo, no? 2 kilo, bit mo. Nagsiship ba kayo sa Mindanao? Ay, ano? Nagsi-COD po ba kayo sa Mindanao? No, hindi po. Shipping lang po dyan. Ay, nagdi-deliver ba kayo Mindanao? Shipping lang po, 2 to 3 days. Check nyo yung page namin kung legit ba si Big Man. Check nyo yung page namin kung nang-scam ba si Big Man. Ngayon, kung hindi naman, walang dahilan para hindi ka kumuha ng unit. Okay. New follower pa lang ako. Sana mapansin. Magkakaroon na sa magkano kaya kailangan. Maganda mag-PM ka kasi new follower ka, baka ma-block ka, no? Pag nag-discuss, ganito, no? Pag nagtuturo ang teacher nyo, di ba hindi pwede magdaldalan? Di ba? Pag nagtuturo ang teacher nyo, halimbawa tinuturo ng teacher nyo science.
Pwede ka bang magtaas ng kamay, magtatanong ka regarding sa mat? Di ba hindi? Di ba? Magtatanong ka regarding dun sa bagay na dinidiscuss. Huwag kang mang-i-interrupt na magtatanong ka ng presyo at saka ng detalye. Di ba? Kasi maiinis sa'yo yung teacher mo. Ano yun? Ha? Ah, nakuha na. Nasaan na yung motor? Ah, okay na. Umuwi na. Ah, okay. Ayun, gano'n. Ano na, meron pa mga tanong? Meron na tanong, big manid pa po ba ng papers or... Sandali, sagutin ko muna yung Jake Javier. Jake Javier, hindi raw tayo sumasagot pag gusto ko umorder. Check mo kung umuorder siya. Check mo kung nag-message. Kung hindi, i-block mo. Sinungaling. Sige, check mo sandali sa page. Check mo. Sa anong page to? All about. Check mo kung nag-message siya. Pag hindi, i-block mo to. Sige. Jake Javier, kung ikaw, nakita ko umu-order ka at hindi ka na-servan, papagalitan ko yung mga tao ko. Okay? Pero kung hindi, hindi ka umu-order at nagsasabi kang umu-order ka, ibablock kita. Sinungaling ka. Okay? Yan. Yan, right toys, big boys. Color lang ba, idol? Sige, check mo, ha? Pang mayaman yung two-tone. last year pa siya nag-i-inquire. Oh, last year ka pa pala nag-i-inquire, eh. Wala kang ng PM, eh. Wala kang PM na updated, eh. Wala kang order. Nasaan ang ino-order mo? I-block mo. Sinungaling. Dito sa page natin, bawal ang sinungaling, bawal ang balat sibuyas. No? Pag ganyan kang klaseng tao, hindi ka pwede rito. Sinungaling ka. Sir, pa-order, sir. Oh, wag ka mag-plug, no? Wag ka mag-plug, mabablock ka, no? Kung sino ka man, yung kandila, ang profile name, hindi ko mabasa, wag ka mag-plug. Kung gusto mong umorder, mag-PM ka, okay? Magkano yung Desert Eagle, boss, mag-PM ka, Joshua, no? Pa-PM po ako, boss Big Man. Hindi kami mag-PM sa'yo, sir. Ikaw ang mag-PM sa amin, di ba? Pag kami nag-PM sa'yo, pag sinabi mo kami mag-PM sa'yo, baka merong gumawa ng fake account ng Big Man, i-PM ka. Oh, doon ka makikipag-transact, scam yun. Kung ikaw interesado ka, mag-PM ka sa amin. Hindi kami ang mag-PM sa'yo. Tandaan mo yan. Para hindi ka ma-scam, make sure na hindi yung seller ang mag-PM sa'yo. Dapat ikaw ang mag-PM sa seller kung interesado ka para hindi ka ma-scam. Kakapasok lang for newbie, ano pong magandang rifle. Check mo yung Google Drive namin, sir. Makikita mo kung ano yung magagandang rifle. Okay? Joshua, next time, huwag mag-i-inquire ha. Pag nagbablog, mabablog ka. Tatandaan kita. Okay. Okay, kaya po ba? Kaya ko po kayo nagustuhan. Franka, salamat. Kasi red DF. Hindi kasi ukay-ukay to. Hindi salam, hindi sapatos na ang seller nagbabra. 'Di ba? Hindi to ganon. Na hindi namin ipinapamili to. Bakit? Hindi pwedeng magkaroon ng airsoft ang taong walang disiplina. Hindi pwedeng magkaroon ng airsoft ang taong hindi marunong umintindi. Hindi pwedeng magkaroon ng airsoft ang taong hindi capable. Kasi bakit? Mapapahamak lang kayo. Okay? Kaya pag nakita namin na hindi kayo capable, yung simpleng instruction, hindi nyo maintindihan, hindi kayo pwede rito. No? Kaya hindi ka namin kayo pinanghihinayangan, ibinablock namin kasi ayaw namin maging toxic, no, yung community ng Airsoft. Ayaw namin maging toxic yung mismong page namin. Yan, okay ha? Kaya kung hindi ka capable, huwag kang mag-airsoft. Naku po! Pakinggan mo ko, mapapahamak ka lang. Hindi mo nga maintindihan eh. Okay, sige, ito pa. Ilabas natin yung taong hindi nakakaintindi. I-play mo. Pwede ba? Yung A50. Sa akin lang. Oh, sige. Oh, ito pa. Papakita ko sa inyo, may bumiling airsoft. Bago pakawalan yung airsoft, ipinapakita ko, idinedemo ko, itinuturo ko kung paano.
Tignan nyo, kayo nang humusga kung tama ba yung ginawa nitong tao na to. Okay? Play mo. I-skip ka na pa. Ah, sige, sige. Hindi, yung mismong buong video, para makita nila. Ayun, oh. Hindi, simula mo kaya sa una. Eh, may mga message pa ito, hindi naman nila mapabasa. Okay lang, okay lang. Para masimulan sa una. Lagyan ko pa ba ng sounds? Sige, lagyan mo ng sounds para, ano, feel na feel. Okay, warning, sabi, huwag niyong gagayahin yan, mga ka-airsoft, ha. Ang inyong makikita ay mga, ano, yung hindi tamang pamamaraan ng paggawa ng airsoft, ng paggamit ng airsoft, okay? Sige, isa-isahin ko. Huwag na huwag niyong tutularan yan, mga ka-airsoft, ha. Yan, yan, tingnan nyo, tingnan nyo, ha. Mali ko pag-silicon oil. O yan. Nagsisilicon oil siya, o. Sinabi ko ba na isilicon oil nyo doon sa barrel? Doon, o. Tingnan nyo. O yan. Magsisilicon oil siya. Tingnan nyo kung saan puputay oil. O. O. Lumabas lang. Umalpas. Hindi sa nasel. Diba? Kita nyo? O. Ayan. Tingnan nyo kung saan siya nagre-reload. Nakita nyo na ba ako na nag-reload ako dyan sa part na yan, dun sa sungay? Bakit mo kaya ito? Ah, dada. Mag-sample ka. Tengi ako magasin. Okay mga ka-airsoft po, yung tao, nag-reload siya ng bibis dito. Ayan o, tingnan mo paano mo naman maipapasok yan. Ayan, worst case, ito pa, worst case scenario, dun sa video, dito niya ipinapasok yung bibis. Kinakalmot-kalmot niya pa to. Kinakawit niya ng kuko niya. Tapos, dito siya, dito siya maglo-load. Ayan, 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 tingnan mo, mapapakita ba? Madilim eh. Yan ha. Pero tignan nyo ha, hindi siya dito maglo-load yan. Dito niya nilagay oh. Dito, dito. Hindi dito nilalagay ang bibis. Diyan ang gano'n. Oo, hindi, hindi. Nako, nakaka, ano lang, no? Hindi sabi, hindi siya nanonood. Hindi yun na eh. Hindi ko alam kung hindi siya nanonood o gumagawa siya ng ano. Tignan nyo yung paggagas, mga ka-airsoft. Akin na yung gas, Lucas. Pause mo muna. Kahit kailan, wala akong sinabing ganyan ang paggagas. Okay? Hindi pwedeng ganyan ang paggagas. Dapat ang paggagas, upside down palagi. Ayan, pataob. Tignan nyo yung paggagas niya. Parang mga asar, no? Ayan, tignan nyo mga ka-airsoft. Oh. Oh. Patayo. Nasa taas yung magazine. Paano papasok yung gas? Paano tama si Shane. Paano papasok yung gas? 'Di ba? Oh. Tingnan niyo, habang nagfa-fire siya, tingnan niyo yung kamay niya. Nakapasok na agad, nakapaligid sa kanya diyan yung mga anak niya. Oh. Biglang nag-rapid. Tingnan niyo, sinimulan niya yung Glock 18 sa rapid fire agad. Ang bilin ko, lagi single fire muna. Nag-ulit pa yung nag-video eh. Oh, ayan oh. Oh, tingnan nyo. Nakarapid. Ngayon niya si Lingel. Tingnan nyo. Wala na. Oh. Kita nyo. Oh. Wala na. Ngayon, loaded ng bala yan. Ha? Loaded ng bala yan. Loaded. Tapos, loaded. Tingnan nyo. Ikakasa niya ng ikakasa. Okay? Oh. Kinasa. Okay. Isa pa. Kakasa niya pa yan. Tinatry oh. Niya ilagay sa gitna yung selector. Oh. Yung selector ng Glock 18, dapat yung taas baba lang nilagay niya sa gitna. Oh, ginitna niya. Tapos, ito pa mga ka-airsoft, nasa paligid niya yung pamilya niya. Oh. Kasa ulit?
Tignan niya, oh. Tignan niyo, naka-finger, nako. Delikado. Napaka-delikado. Hindi pa ready magkaroon ng air. Oh, ngayon papasingawin mo. Ano papasingawin mo? Wala namang pumasok na gas, di ba? Nako. Yun lang, mga ka-airsoft, no? As a mentor, as a teacher, as an advisor, as a coach, nakakasama lang ng loob, no? Kasi feeling ko, failed ako as a teacher kasi yung estudyante ko, hindi sinunod yung tama. Diba? Yun ang masakit doon. So, sad, di po ako airsoft owner, pero palagi ako nanonood sa tutorial nyo. Salamat, no? Salamat. At itong mga tao na to, kayo ngayon, na wala pang airsoft, pagdating na nakaipon kayo at nakabili kayo ng airsoft, I'm pretty sure, alam nyo na yung tama. Diba? Yan kasi, follower din naman namin yan. Ang alam ko, nanonood din yan, nagpapa-shoutout din yan eh. Nagulat lang ako, bakit nang nakabili na siya, nakaipon siya, ganun ang ginagawa niya sa airsoft. Number one, huwag kang maglo-load-load. Tapos naka-finger, nakapasok yung kamay mo sa trigger. Naku po, Panginoon ko, huwag na huwag niyong gagawin yan. Alam niyo, ginawa yung video kanina, lunchtime, magla-live na sana ako. Nung napanood ko yung video, hindi ako nag-live. Nawalan ako ng gana, sa totoo lang. No? Kasi hindi ko expected na ganun. Naglo-load siya, sayang yung unit. Sayang yung pinag-ipunan ng tao. No? Hindi ko alam na sa kabila nung pagpapa-shoutout niya, sa kabila nung napapanood niya everyday, hindi niya pala gagawin ng tama yun. Ang sakit lang nun, para sa isang teacher. Halimbawa, ikaw, teacher ka sa science, di ba? Ngayon, yung mga estudyante mo, bumagsak sa mga exam. Di ba? Ano mararamdaman mo nun? Hindi mo sasabihin na, kasi hindi kayo nag-review. Hindi. Merong kurot sa puso mo na sasabihin mo na, baka may mali sa the way ng pagtuturo ko. You failed ka as a teacher. Kasi, yung mga estudyante mo, yung bagay na dapat mong maipaunawa sa utak nila, hindi mo na ipaunawa. Kaya, failed ka as a teacher. Ganun na naramdaman ko kanina. Parang failed ako as a coach, as an advisor, failed ako as a big man, dahil dun sa isang tao na hindi marunong sumunod dun sa araw-araw na ginawa ng Diyos na dinedemo natin. Mga ka-airsoft, araw-araw, 5, 10, meron tayong dinedemo. Diba? Araw-araw yan. Minsan nga, sabi ko, baka nagsasawa na kayo kasi paulit-ulit. Pero, sa isang banda, naisip ko rin na maraming henerasyon eh, ang nade-develop, ang nakakakilala sa airsoft. Kaya dapat ulit-ulitin para lalong bumaon sa utak nyo. Diba? Yun. Nagulat lang ako, grabe, no? Ako, bago pumasok sa airsoft, nanood muna ako at inintindi bawat bitaw ni Big Man. And yun, walang problema mga units. Salamat, Miko Guadalupe, no? Nakakatuwa yung mga ganyan, no? Okay, so sad, di po ako airsoft, pero no, tutorial nyo, feature. Yeah, Samer, pagdating ng panahon, na naka-airsoft ka, alam ko, matalino ka na, no? Okay, delikado yun. Actual, nag-lock na yan. No? Basta, no? Delikado yung gano'n, no? Yung ginagawa ng ating ka-airsoft kanina. Kaya kayo, mga ka-airsoft, gusto nyo magka-airsoft, wag na wag muna kayong bibili agad. Okay? Manood muna kayo ng ating mga vlog para matuto kayo. Para hindi kayo, kung sa akin kayo bibili, good. Kung hindi kayo sa akin bibili, okay lang. Lahat tayo merong free will. Lahat tayo merong kalayaan. Kung gusto mo, kay seller A, bumili ka kay seller A. Kung sa tingin mo, maganda yung offer ni seller A kesa sa offer ni Big Man, dun ka, okay lang yun. Tatanggapin pa rin kita
sa ating vlog, sa panonood ng ating mga guides, di ba? Kung gusto mo naman kay seller B, ayaw mo kay seller A at kay Big Man, doon ka kay seller B. Okay yun. Makakapanood ka pa rin ng mga vlogs ni Big Man. Makakahingi ka pa rin ng mga tips, ng mga guide. Pero, kung gusto mong bumili kay Big Man, nasa mabuti kang kamay. Okay? Dahil unang-una, kilala na tayo sa mundo ng airsoft na tumutulong sa kapwa natin ka airsoft kahit hindi sa atin binili, di ba? Pero syempre, dapat lagi natin sinasabi, kung ikaw hindi ka sa amin bumili, hindi ka priority. Okay? Pero kung maayos ka makipag-usap, gagawin natin yung unit mo, di ba? Wag lang kasi, meron kasi mga tao na hindi naman sa amin bumili pero mayayabang pa, maangas. Big Man, babayad ako. Oh, pakialam ko sa bayad mo. 'Di ba? Pakialam ko ba sa bayad mo? May pera ka? May pera rin ako, isang palimpak ito eh. Ah, 'di ba? 'Yun 'yun. Pero kung ang approach mo sa akin, Big Man, patulong naman kasi nahihirapan na ako. Big Man, patulong naman kasi wala na akong malapitan yung binilan ko. Bilinak na ako. Kung ganyan yung lapit mo, pucha, right on the spot, gagawin ko. Di ba? Pero kung yung ang lapit mo, Big Man, magkano ba to? Babayaran ko. Doble pa, Big Man. Yari ka sa akin pag gumanong kang banat. Yari ka sa akin, sa totoo lang. Tatanggihan kita. Di ba? Big Man, pwede mo ba ako ipagkatay tulad ng, ng parts? Tulad ng sinasabi mo sa page mo? Pag ginanon mo ako, yari ka sa akin. May pera ka? Sampal ko sa iyo yan. Di ba? Yung pagtanggi ko pa lang sa iyo, sampal na sa iyo yun. Yan, di ba? Pero kung ang paglapit mo, yung approach mo, Big Man, patulong naman kasi wala akong mabila ng pyesa. Pucha, right on the spot, ipagkakatay kita. Kailangan mo ng spring ng Desert Eagle, katayin natin. Di ba? Oh, okay. Big Man, baka meron kang ganitong parts sa M4 ko kasi half-up chamber. O sige, halika dito. Kukunin ko yung isang balde ng parts. Pili ka dyan. Yung mag-fit dyan sa pangangailangan mo, kunin mo. Libre. O. Ganun tayo, di ba? Pero kung aangasan mo ako, aangasan mo ang Big Man, bumalik ka doon sa binilan mo. Di ba? Pero kung maayos ka makipag-usap, go tayo dyan. Di ba? Unang-una, sasabihin ko sa inyo, priority namin ang client namin. VIP sila. Once na may nasirang parts, wala tayong pag-uusapan. Go yan. Pero, kung hindi ka namin client, hindi ka naman namin VIP client, learn how to approach, learn how to speak. Yung kayabangan mo, iwan mo dun sa pintuan nyo. Kasi papasok ka sa pinto ng Big Man, dapat marunong kang makiusap, magpakumbaba ka. Yun, di ba? Libre mo pang makukuha yun, di ba? Kahit sabihin na nating nagkukunwari ka lang naman nagmamabait, pero talagang mabait ka, di ba? Nagkukunwari ka lang na mabait, pero barumbado ka pala, pero eh, dahil mabait ang pasok mo sa akin, tapos tayo dun. Libre sa'yo yun, di ba? Pero kung barubal ka, mayabang ka, maangas ka pa, hindi pwede yun. Diba? Yabang mo, may pera ka, babayaran mo. May pera rin ako eh. Diba? Baka sampalan tayo ng pera, hindi ka manalo. Oh, yun lang yun, diba? Oh, kaya sinasabi ko sa inyo, maayos na approach lang, magagawa natin yung problema nyo, matutulungan ko kayo. Pero kung aangasan nyo ako, hindi tayo magkakaayos, diba? Hindi kita tutulungan. Baka tutulungan ko na yung lahat, yung iba, pero ikaw hindi kita tutulungan. Yeah, yan yan. Sabihin nyo lang mayabang ako ha, pero diretso lang kasi ako. Hindi pwedeng bulahin ko kayo, no? Hindi ako nang bobola ng tao na, bili ka na, bili ka na, bili ka na yan, okay sa'yo yan. Hindi ako ganun. Diba? Sa akin, i-interviewin kita, kikilalanin kita. Ay, sir,
hindi bagay sa iyan, ito nababagay sa iyo. Marami akong customer na mas gusto nila dun sa mahal, napupunta sila dun sa mas mura kasi ibinabagay natin yung unit para sa dun sa tao, hindi para pagkakitaan sila. Okay? Ibahin nyo kami sa ibang seller ng Big Man. Yung binibenta nila at as is, where is, from the manufacturer, wala man lang kinokorrect na glitch, hindi man lang inaayos yung unit. Dito sa Big Man, yung glitch nawawala na bago makarating sa inyo. Okay? Yung glitch, ano ba yung glitch? Yun yung mga imperfection ng bawat unit. Ginagawa na rito sa Big Man, itinatama na bago pa man din ilabas sa market para ibenta. Okay? Pag dumating ang stock, nakita ko may glitch, hold muna. Gawan muna ng paraan bago ibenta. Okay? Hindi natin pwedeng lokohin yung customer na ipag-uubra natin yung binibentang item. Okay? Dapat, bago makarating sa customer, yung item is 99.99% perfect. Yan ang rules ng Big Man. Hindi para kumita lang. No? Bibili kayo dun sa iba, go! Balikan nyo kami pag namroblema ka na. O, di ba? Yan lang, ano? Bibili kayo doon, go! Balikan mo kami pag sinisin mode ka na. Okay, bibili kayo doon sa mall? Ha? Go! Tatawanan pa kita. Balikan mo ako pag problemado ka na. Yan. Ganyan, no? Hindi kasi, sa tagal ko sa experience, dito sa pag-airsoft, feel ko yung tao dapat hindi mo binibaby. Kasi pag binibaby mo yung tao, lumalaki ulo. No? Lumalaki, yung iba nga ganyan na kalaki ulo. Yeah? Lumalaki ulo, lalo na Pinoy. Pag binibaby mo yung Pinoy, pag piniling close mo, ano eh, parang mikrobyo eh, kumakalat eh, no? Eh, ang gawin mo sa Pinoy, maging prangka ka, sabihin mo yung totoo. Diba? Dito may pupunta, hindi niya alam kung anong bibili niya. Ramdam ko na kagad yun, nalilito siya. Anong gagawin natin? Boss, number one question para matulungan kita. Anong purpose mo ng pagbili? Okay, maglalaro ka ba? For collection ba yan? Maglalaro ba kayo? Bonding kayo ng family mo? Magkikipaglaro ka ba sa game site? Magpa-practical shooting ka ba? Para maibagay natin yung unit sa'yo. Okay? Kaya kung makikita nyo, nakabukas ba yung ilaw? Okay, flash mo natin unit. Kaya kung makikita nyo, bakit maraming unit ang available sa Big Man? Bakit almost hundreds of different pistols and rifles models ang available sa Big Man? Pakita mo, baka akala nila, nagsisinungaling ako. Alisin mo muna. Okay, bakit napakadami pistol from high-end? Don't match. Okay. Bakit napakaraming pistol? Ito pa? Bakit madaming pistol ang dinidisplay ni Big Man? Ang available stock, bakit? Kasi gusto ko makapili kayo ng maayos. Gusto ko mapili nyo yung talagang gusto nyo. Walang iniwan kung mag-aasawa ka. Gusto ko mapangasawa mo yung talagang love mo. Hindi yung dahil yun na lang ang babae sa mundo. Okay? Ayan, o pakita mo, yung nakatusok natin. Bakit ganyang kadami yan? Meron ka na ba nakitang airsoft shop na ganyang kadami? Nakatusok ang ready? Wala. Dito lang sa Big Man. Di ba? Kaya, kung nayayabangan ka, unfollow the page. Di ba? Kasi talagang kaya ni Big Man eh. Di ba? Ayan, kung nayayabangan ka, kung feel mo mayabang kami, unfollow the page. Legit ba si Big Man? Pakita mo yung papers. Pakita mo lang. Oh.
Kaya wag mo kaming ikukumpara dun sa mga fly-by-night na nagbebenta sa Facebook. Kami, merong BIR. Asa na? Diretsibo. Wala? Nasa loob. Ah, nasa loob. Okay. Pa, hindi, flash mo lang. Ganun mo lang. Flash ko na. Hindi, sige, flash mo habang tinuturo ko. Okay, kami merong BIR. Okay, legal yan. 2023. Meron kaming mayor's permit. Meron kaming DTI. Meron kaming crime permit. Meron kaming certificate of inspection. Mga kailangang inspect. Okay? Kaya, huwag nyo kaming ikukumpara sa mga fly-by-night. Diba? Kasi kami, 110% compliance sa mga kailangan na papers. Okay? Gusto mong airsoft? Isasakay mo sa aeroplano. Anong kailangan mo? Original na resibo. Ano? Hindi yung resibo na papel lang. Diba? Kailangan mo i-travel yung barrel, yung airsoft, sasakay mo sa aeroplano, pwede ka sa big man. Kasi, bakit? Bibigyan ka ng papel na OR. Ah, diba? Yun. Ayan ang sinasabi ko. No? Kaya, okay lang tayo na maangas tayo, na diretso tayo, hindi tayo nanunuyo ng customer kasi meron tayong key, 'di ba? Meron tayong key, meron tayong legalities, 'di ba? Yung mga nagsulputan na 'yan na bigla nagbebenta na unang-una hindi makapag-issue ng resibo, hindi maipakita yung mukha, hindi makalantad kasi mga walang papers 'yan, fly by night. Mga nating tulos 'yan, 'di ba? Ngayon tayo, compliance tayo sa lahat, meron tayo lahat na stock. Bakit ang dami kong stock? Kasi gusto ko, yung makukuha mo, yung talagang gusto mo, yung talagang nalabat per site ka. Huwag na huwag kang papayag na bibili ka ng airsoft na ang stock 3 piraso. Ang stock 3 lang ang pagpipilian mo, huwag na huwag kang papayag ng ganon. Kasi bakit? Ano mangyayari? Bumili ka kasi ng airsoft dahil yun na lang ang meron siya. Pinagtyagaan mo na lang. Pero sa totoo lang, deep in your heart, hindi yun yung gusto mo. Diba? Nag-asawa ka kasi yun na lang ang babae sa mundo. Kaya inasawa mo na. Pero deep inside, hindi siya yung tinitibok ng puso mo. Sana na-gets nyo, no? Yan. Marami tayong diniscuss ngayon. Medyo maanghang, di ba? Pero yung maanghang na yan, yan ang magpapatibay sa inyo. Yan ang magpapatibay sa dignidad nyo, sa pagkatao nyo, di ba? Kasi bakit? Hindi ka pipili ng unit na hino-offer sa'yo. Tandaan mo to, mas maganda kung merong nag-a-apply ng trabaho, mas maganda kung ikaw na may-ari ng negosyo ang pipili dun sa empleyado mo. Pero pag sila nag-a-apply, di ba? Dapat mag-apply sila tapos ikaw ang pipili. Yun. Mas masarap yun. Kesa yung mapipilitan ka kasi yun na lang ang unit. Di ba? Pangit yun. No? Dito sa big man, isa lang ang magiging sigurado. Yung unit na mapipili mo is yung unit na nagpatibok ng puso mo. Ah, dito sa big man, bawal ang balat sibuyas. Dito sa big man, bawal ang maramdamin. Kung maramdamin ka, balat sibuyas ka, huwag ka nalang magsalita. Pero, once na nagsalita ka ng balagbag, black ka. Hindi ka namin kailangan dito. Ang kailangan namin dito sa big man, yung mga taong gustong matuto ng airsoft. Pag ikaw, nag-oobserba ka lang, huwag ka lang magpapahuli. Kasi, black ka. Okay, no? Hindi namin kailangan dito yung mga tao na, yun, na napadaan lang, no? Napadaan lang, hindi marunong umintindi. Ang gusto namin dito sa big man, di ba yung ang followers natin, konti lang. Pero yung followers na yan, solid. Di ba? Yung followers na yan, lahat yung gustong matuto ng airsoft. Kaya sila nag-follow sa atin. Okay? Pero kung ang followers natin, sandamakmak, sandamakmak naman na hindi marunong makaintindi, di bali na, di ba? Magiging toxic lang yan, bandang huli. Okay, mga airsoft, dahil nasa mood ako ngayon, sige,
Yung mananalo sa All About, end of the month na, ha? End of the month na. Yung mananalo na top follower, top fan sa All About, merong tactical keychain plus tactical t-shirt. Isang t-shirt at saka isang keychain. Anong gagawin nyo? Mag-share nyo lang itong live video natin para manalo kayo ng tactical keychain. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda. Full metal tactical keychain yan, ha? 1:1 replica. Tingnan nyo kung gaano kaganda. Oh. Full metal yan. AK, oh, grabe, bihirang-bihira yan. Full metal tactical keychain plus isang t-shirt. Lukas, pakita mo yung t-shirt. Tingnan nyo, oh. Yan. Ano na kasi, magka-cut off na kasi, ano na, 31 ngayon, di ba, Ma'am Sally? Oh, yan. Cut off na. Humabol ka, baka makahabol ka. Mananalo ka ng isang t-shirt at saka isang keychain. Okay, free shipping yan, ha? Oh. Itong mapapanalunan mo, kanina pinakita ko yung ano, keychain, ha? Itong mapapanalunan mo. Yan. Tactical, yan. Big Man Special Edition. Ayan, tactical t-shirt. Oh, Glock Perfection. Oh, yan. Yan. Mananalo ka niyan, ha? Yan. Pag naging top sharer ka. Ngayon, share nyo lang po, no? Share nyo to para kumalat tayo sa community. Pwede mong mapanalunan to, ha? Okay. At saka isa pa, doon sa mga ano natin, no? Weekly ay monthly, magpapa-ano na tayo. Magpapa-raffle tayo, no? Magpapa-raffle tayo doon sa mga client natin monthly. Plaplanuhin ko na yan. At pakita mo yung akin na yung isang target. Yan. Every month, magpaparaffle tayo dun sa mga client natin, mananalo sila ng professional target. Ah, okay. Sa grand winner to, ha. Tapos, yung mga may consolation din. Meron rin tatlo na consolation. Pakita mo, Lucas, yung target. Ayan. Mananalo rin kayo yung consolation ng target. Ayan. Full metal yan. Apat na piraso. Pakita ko sa inyo. Huwag na yan. Okay na yung target. Ayan. Mananalo yung... Ayan. Yan, ha? O, ayan, ha? Full metal yan na target, ha? Ayan. Mananalo, consolation... yung mananalo top fan, top follower, top sharer, mananalo ng t-shirt and keychain. Marami na ako t-shirt na nakahanda na mapapanalunan nyo, okay? Kaya ano pang ginagawa nyo? Every ano naman, ipinopost namin yan, yung nanalong top sharer, no? Top fan badge, para manalo kang magkaroon ka ng top follower, kailangan meron kang top fan badge. Tapos, ano ka, top sharer ka. Pag nag-share ka ng ating mga live, mananalo ka, no? Lalo na kung ang sineshare mo in public, di ba? Kung public ka nag-share, tapos marami kang friends, yon. Hit mo lang yung share button, lower left, para manalo ka. Okay? Mga airsoft, magandang gabi sa inyong lahat. Sana may lagi tayo may time para idaos natin itong kwentuhan portion, tanungan portion ng Big Man, no? Kung meron ka tanong mo, sasagutin natin. Kaya lang, we don't have the luxury of time madalas, no? Kaya ang nangyayari, talagang isinisingit lang rin natin, no? Okay, yun lang muna mga Kersop. Maraming salamat po sa inyo. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa, ng iisang libangan. Yun po ang maglaro ng Airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod. Big Man. Thank you po. Have a blessed day.